Welcome to Knives Tutorial. Today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng PRC through online. First, type nyo lang ang website ng www.prc.gov.ph. Yung nakikita nyo na yan, ang gagawin nyo dyan, i-X nyo lang. And then, may makikita po kayo sa taas na About Us, piliin nyo po yung Services. And then, Renewal of Professional. Nakapasok na tayo sa PRC Online Services. Kung wala ka pang account dito sa PRC, kailangan mo mag-register muna. Kung nakikita nyo yung CPD compliance, okay nyo lang. And then, step-by-step procedure, i-close nyo lang. Punta tayo sa register for new account. And then, type your email address and password. Okay nyo lang yung nakikita nyo. And then sign in. Ilagay nyo yung email address ninyo, password, and then I'm not a robot, and then sign in. Makikita nyo yung advisory, i-okay nyo lang yan. And then, click proceed. And then, makikita nyo yung personal information nyo dyan. Yung personal information nyo dyan, incomplete pa yan. So, kailangan pa natin yan i-edit. So, kailangan nyo i-fill upan yung mga kakulangan na information dyan. Katulad ng yung address, contact number, mother's name, father's name, kung kayo po may asawa, ilalagay nyo din po dyan. Educational background, ilalagay din po. Family background nga po sa sinabi ko kanina. And then, contact number, mga ganon ang ilalagay nyo po dyan. Check nyo lang yung nakabox dyan since ito ay for renew. Walang ginagawa natin. And then, kung okay na sa inyo, i-reviewin nyo muna lahat. Kung siguradong-sigurado na po kayo, i-save information nyo na. Makikita nyo dyan yung confirmation. Fill upan nyo lang yung first name, middle name, and last name ninyo. And then, click yes. Ba talaga ang nilagay nyo? And then, maglalagay na tayo ng picture. Ang 2x2 ang inyong lalagay na picture. And then, kung okay na yung picture ninyo, upload lang po kayo dyan. May nakalagay dyan na upload. May mga note po dyan. Pakibasa na lang po. And then, proceed. If okay na sa inyo, proceed nyo na. Makikita nyo dyan, sunod ng proceed, yung select transaction, ang i-click nyo dyan ay for renewal. And then, ilalagay nyo yung profession ninyo and license number.
and then proceed. Then okay, pindutin nyo. For additional details, do you want to avail of the shipping service? Sa part ko, ang sinagot ko dyan ay yes. So, nilagay ko dyan yung aking address, yung contact person. At kung hindi nyo naman i-avail yung shipping, magnono kayo. And then, ilalagay nyo kung saang branch nyo pipick upin yung inyong PRC ID. And then, kung okay na sa inyo yung detalye ninyo, i-click nyo na yung next. So, sa step number 2 na tayo. Sa step number 2, magsiselect tayo ng payment channel, PayMaya or credit card, pwede Visa. And then, proceed. Payment na tayo sa step 3. Lagay nyo yung details ng pambayad ninyo. And then, kung okay na, i-click nyo na yung pay now. And then, waiting tayo sa payment processing. May lalabas po dyan. Ayan. And then, nakapagbayad na tayo ng ating PRC ID. Guys, hiwalay po pala ang bayad ng shipping fee. Ha? So, yung nakikita natin shipping, click lang natin yan. And then, may papakita dyan ng notice. Click here to pay nyo lang. And then, magbabayad ulit kayo dyan para sa shipping. So, tapos na ang ating pagbabayad ng ating PRC ID. Kung nga kita, so suliranin mo sa pag-renew mo ng PRC ID mo. Please like, share, and subscribe. And hit the notification button para lagi kang updated sa mga videos ko. Thank you.